sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala, patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumay niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa pangalawang linggo tayo ng Kwaresma. Kwaresma, 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon na itala para sa araw ngayon. Ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin, sumita ng live streaming, Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang intensyon para sa tatanggap ng kumpel at ang intensyon para sa kapipaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine, at ang ating intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Ngayon ay linggo ng pababagong anyo. Ang pababagong anyo ni Jesus ay minsan lamang naganap, subalit nagpapatuloy ito sa mga buhay na binabago ni Jesus. Sa tuktok ng bundok, nasilip ng tatlong alagad ang natatagong kaulhatian ni Jesus, naganap namang mabubunyag sa kanyang muling pagkabuhay. Bagaman isang kisap mata lamang ang karanasang ito, naging bukal ito ng panibagong tapang at lakas para sa mga alagad upang magpatuloy sila sa mahirap na landas ng cross ni Kristo at ng cross ng sarili ng buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kaluuban, kami ay lumigaya sa pagkakaita sa iyong liwanag. Sa pangalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram,
lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala. Sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasali. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sa ulap na maliwala, ito ang siyang bayan. Diyos Ama na mangusap, ito ang mahal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahon iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang mga magkapatid na Santiago at Juan. At sila umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila ay naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha. At pumuputing parang gusilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nagipag-usap kay Jesus. Kaya sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, nagawa ako ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang nang marinig nila ang tinig. At sila ay napaso-baso. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, Tumindig kayo. Sabi niya, Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala na silang nakita kundi si Jesus. At habang bumaba sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, Huwag ninyong sabihin kaninuman ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa pangalawang linggo tayo ng Kwarisma. Kwarisma ay mula sa salitang Latin na apat na po, Kwarisma. At ito yung apat na po na araw na ating paghanda para sa dakilang kapistahan ng ating simbahan. Ang dakilang kapistahan ay ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Sa araw ngayon ay atin pong pagnilay-nilayan ang tungkol sa pagbabago. Sa atin pong ebanghelyo, ang atin pong ebanghelyo ay mula sa ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 9. At sa versikulo 2, nagbagong anyo si Jesus, nagliliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuputing puti parang busilak ang kanyang damit. Ito pong pagbabagong anyo na sa salita po na koinokona Griego sapagkat ang ating pong New Testament ay nakasulat sa koinokona Griego. Metamorphosis. Metamorphosis ay tunay na pagbabago na kung saan ang ating Panginoong Hesus matapos na kanya pong nadama ang pagdadalamati, ang kalungkutan ng mga apostol na sinasabi niya siya'y dakpin, siya'y pahirapan, at siya'y mamatay sa cross, ay kanya pong ipinapahayag sa kanyang tatlo na malapit na mga apostol, si San Pedro, San Juan, at Santiago, sa bundok Tabor, at siya'y nagkaroon ng pagbabagong anyo upang mabigyang lakas loob, upang mabigyan ng pag-asa ang mga apostol na hindi ang kamatayan, bagkos ang magpahayag ay ang tunay na karakter ng Diyos na nasa kay Kristo na salitang ng katawang tao. Kaya ito yung pagtupad sa mga pangako ng Diyos na biyaya na tatanggapin sa kanyang bayan na hinirang.
Sa atin pong unang pagbasa, mula sa aklat ng Genesis, Kapitulo 12, verso 1 hanggang 4, ang ating Panginoong Diyos na si Yahweh ay tumawag kay Abraham. Ang pangalan niya noon ay Abram. Naging Abraham siya dahil plural po ng Abram. Abram, ibig sabihin tatay, ay Abraham. Maging tatay siya sa lahat ng bansa. Dahil pagpalain siya ng Diyos. Ang pagpapala sa dahil ang atin pong New Testament ay sa Koine Griego, pero ang ating Old Testament ay nasa iba't ibang lingwahe, lalo na ang lumang Hebreo. Sa lumang Hebreo, ito po ay na sinasabi na siya ay bigyan ng pagpapala. Pagpapala ay beraka, mura sa leverech. Leverech, ibig sabihin na pagpapala na matanggap hindi lang sa mga tao na hinirang ng Diyos sa bayan ng Israel, ang lahat pong nananalig, ang lahat pong nanampalataya, tumaas sa Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag ka mabuhay, ayon sa kautusan ng Diyos. Kaya nga sa ating Salmo 32, sinasabi, Panginoon, pag-asa ka namin sapagkat ang pag-ibig na hiniling ay nagbibigay ng pagkalinga at hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. Kaya po, sa ating pangalawang pagbasa, sa panungsulat ni San Pablo kay Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 10, tayong lahat ay tinatawag ng Diyos. At tayo'y pinapahayagan ng kanyang liwanag sa kanyang salita. Pero kinakailangan na tayo rin ay magkakaisa sa pagtanggap ng cross. Si Kristo, ang ating Panginoong Hesukristo, Jesus Nazareno, ay napasan niya ang cross. Tayo na nananalig ay inasahan din na ating pasanin ang ating sariling cross sa buhay. Kaya sinasabi sa versikulo 8, Kapitulo 1 ng pangalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo na makihati sa kahirapan. Isang salita lang po ito sa Koine Griego. Sinkako patisen. Ito ang ating pagkakaisa. Na tayo ay nakikisa sa isa't isa na handang magkaroon ng sakripisyo o paghihirap sa pagtanggap, sa pagpasan ng ating sariling cross sa buhay. Sapagkat hindi naman matatapos sa cross at sa kamatayan ang buhay, ito'y magkaroon ng panibagong buhay. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nagpahayag ang ating Panginoong Hesus na siya ang minamahal na anak ng Diyos. Kaya napakita sa kanya, sa kanyang pangunganyo, ang dalawa na mga personahe, dalawang karakter na mahalaga, si Moises at si Elias. Si Moises ang nagrepresenta sa tradisyon ng mga kautusan ng Diyos na tinatawag na Torah. Torah ay batas o kautusan. At si Elias nagrepresenta sa tradisyon ng mga turo ng mga propita o tinatawag na Neviim. At itong Torah o tungkol sa kautusan at itong Neviim o pagtuturo ng mga propita ay maisa na mapunta na sa Ebanghelyo o mabitang balita ng ating Panginoon sapagkat mayroong tinig na mula sa ulap. Ulap nagrepresenta sa presensya ng Diyos. Ito ang minamahal kong anak
na lubos kong kinalugdan at mayroong hirit dito. Pakinggan ninyo siya. Acuity. Acuity auto. Pakinggan niyo siya. Pakinggan upang siya ang dapat sundin. Irespeto at igalang ang Torah o ang tradisyon ng mga kautusan. Pakinggan din natin at isabuhay ang turo ng mga propita o nabiim. Ngunit lalo nating pakinggan ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus sapagkat gabayan na ang ating buhay sa Ebanghelyo o mabuting balita na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. At ang kanya pong tinuturo ay masummarize po natin sa isang salita, pag-ibig. Una sa lahat, pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Ito ang mabuting balita na pasan na pasan niya ang cross dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin. At tayo tinatawag niya na pasanin natin ang ating cross na sumunod sa kanya sapagkat dito natin malalaman na tayo ay Kristiyano sapagkat nilimot natin ang ating sarili. Pinasa natin ang ating cross sa buhay upang yakapin ang bagong buhay na ibinigay ng ating Panginoong Hesus Nazareno sa kanyang pagliligtas sa atin. Alalahanin natin, napakalaking bayad, napakalaking binibigay ng Panginoon upang tayo'y maligtas, upang tayo'y magkaroon buhay na ganap at kasisya. Dapat rin na tayo'y sumunod, na tayo'y umibig, na tayo'y maglingkod sa Kanya. Sapagkat mahal na mahal tayo ng ating poong Hesus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama mapapangirihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Libing. Nanausunan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay muli, na makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Ama mapapangirihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa nabuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkahimuli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon narinig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos amang ibinabunyag na si Jesus bilang kanyang minamahal. Mapagtantunawa nating tayo rin kanyang iniibig habang ating dinadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa simbahan, maging salamin ng iyong pag-ibig nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga pulisiyang kanilang nililikhat, ipinatutupad. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa kabataan, tulungan mo sila sa kanilang pagsisikap, maging mabuting tulad mo, silang pag-asa ng aming pamilya at pamayanan. Kami dumadalangin.
Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Pakinggan mo ang iyong mga minamahal, Ama. Ilapit mo pa kaming lalo sa iyong puso upang kami rin matutong umibig katulad ng iyong pag-ibig sa amin sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paing ito ang magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magbabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanento na marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y kusang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang saling puspos na liwanag. Ang iyong mga utos at ang mga propita ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa. Upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kay kaysa namang yan, sisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga po, napupuno ang langit at ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kalitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kalitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kalitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kalitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan yung Espiritu yung banal na makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ngayon ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niya ang isa na siya. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot at sukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pakakaisa yun siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kahit bayaran ka sa pag-
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ikadalawang Lenten Recollection sa darating na March 7, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang ating pong tagapagsalita ay si Reverend Father Robert Arellano, LRMS, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karikta ng kalangitan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia o banal na misa kayo na sa loob at sa labas ng dambana ng itim na Nazareno kayo mga naugnay sa pamitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at ng cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nagbibigay, walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church, kapwa nating mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Salamat din sa mga lahat na naghanda sa kanilang pagtanggap ng confirmation o sakramento ng kumpel. Naway, inyong isabuhay ang buhay pagsasaksi sa buhay panampalataya. Babaon po sa misang ito. Ang pagbagong anyo ng ating Panginoong Hesus hindi lang nagbigay ng pag-asa sa atin sa panagong buhay at buhay na ganap ni Kasesya na ibigay sa atin sa kanyang pag-alay sa kanyang buhay. Ang kanyang pagbagong anyo ay panawagan sa atin. Magbagong anyo tayo. Magbalik loob tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.
Ngayon na po ang busbas. Mangyari po lamang itaas bagay ang mga bagay-bagay na busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inaigbusan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanam. Basbasan di po ninyo ang malamahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamamagitan ng benisyon ito na may mahalan ng pangako ng sa binyag na ikaw ay nangibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayaking taglayin kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, nilulwalhati ka namin.